Tumakao ng bola. Ay, nako! Ay, nako! So wala tayong masyadong kasama sa bahay. Nasa Batangas City sila, hindi pa kami nakakasunod. So ngayon, andito si Kit kasama natin. Siya, nakafocus siya ngayon sa ensayo niya talaga na ginagawa. Every morning yan, kung nakafollow kayo sa Instagram account niya and sa Maximal Basketball, doon nagsisori tayo. Every morning, 5 a.m. pinapakita natin ginagawa niya. A snippet ng mga training activities. Actually, ng buong team. So follow niyo rin kami doon. So nag-training na rin siya, tapos na siya. Pero ang pinaka, kumbaga, isa pang training niya ngayon, ngayong gabi is makipag one-on-one siya kay Coach Jake. Tsaka kay Coach rin, sabi ko talaga, pahirapan niyo si Kit. So, kung mailabas niya talaga yung galaw niya na, alam mo yun, medyo matagal niya hindi nagagawa. So, it's all about movements. Hindi to yung training na, kumbaga, in-game situation. Pero this is more on, kumbaga, getting the rhythm back para at least pag naglaro na kami outside, kumbaga, mas kuha niya na yung galaw niya, yung condition niya. So, yung tinatrabaho natin ngayon. So, susunod naman tayo sa Batangas City. Makaka-train siya with the team pero naiwan lang tayo dito. May mga activities na tayo kailangan gawin, tapusin before tayo sumunod. So, yun yung gagawin natin ngayon, guys. Game coach? Yeah. Coach, pahirapan mo si Coach Kit, ha? Pahirapan mo, ha? Oo naman. Palabas mo yung pinatago niyang galaw. Game? Game. Hindi, depensa talaga tayo. Coach. So, lumabas yung galaw ni Kit, ha? Pressure tayo. Pressure ko yan. Palitan naman kayo ni Coach Jake. Palitan na lang Coach Jake para after ng ano, may painga. Pero pag na-stop mo, kanyari sumablaze, ha? Opensa ka naman. Okay, so that's a game plan. Long one. Kulay mo, ha? Awok ka dyan. Kama, Fleds. Makulay ah. Makulay. Bakit hindi ka makita kit niyan? Makulay. Ang daming pattern ah. Sige. Ang daming pattern ng shorts sa damit. Dumidikit na rin sa mga ano. Sa building. Meron. Basta paano shoot, coach? Sino po yan? Pag-i-ki Vincent po. Thank you.
flashlight. Max, pili lang aking soup. Sige, sige. Okay, Mel. Kailangan mo mastering gano'n. In-game. Okay. Puro gano'n. Nakakawa ko ng bola. Kapos! Wala! Diyong pahinga kita. Serious. Slow mo na eh. Good job, good job. And so, ma-workout niya yung mga perimeter shots niya sa mga one-on-one na ganito.
Susunod, puro perimeter lang gagawin natin. Kind of training, makikita natin yung actual movements and from there, i-correct natin agad. Like for example, yan, nagkaroon na siya ng space. Mintay niya pa, tapos nag-step up pa siya. So useless thing step back dun sa part na yun. Kailangan pinulap niya na sana yun. Pagod. Ay! Hanggang 10 lang tayo. Tapos yung last 5 points. Yung last 5 points, may help side. Dalawa sila. 2-on-1. Pero hindi siya do-double team. Pag nasa loob, nalagpasan. Oh, pero ikaw, yung defender sa taas, nalagpasan hato pa rin. All the way, cut under sa tatao sa kaigit. Pero yung help side dito, yung way dito, pag nasa loob na ako, pag nasa loob na do-double na. Okay, so kung maiwan mo siya, para kayo nagawa naman dito. Pero kung saktong iwan lang, nasa gilid mo siya. Pag may iwan mo po yung ibabaw, pwede pa rin siya dumipensa ulit sa loob. Pwede. Okay. Pwede. All the way yung nasa help side lang to eh. All the way nasa taas. All the way yung nasa taas. Pag kunyari na double team yun dito, tapos sumaba sa gate, yung help side stay dito. Okay, pero mamaya yun sa pang 11 hanggang 15. Okay? Hanggang 10 points, 1-on-1 muna. Sige lang. Sayang. Wala! Ito ba? Ah! Yun actually yung kailangan mo improve ni Kit. Kasi pagdating sa game na yun, yung usual niya, shooter naman siya sa perimeter, pero wala sa sistema niya yun eh. Pag naiwan niya ibabaw, ang iniisip niya ulit na agad. Pero yung may control siya na gano'n, na de-develop sa mga gantong kinds of training, yung importante. Galaw guys, sa pagdating sa in-game, hindi niya maliliap yun dahil may mga sentro dyan. Dapat dito mapu-pull up. So, yun yung kukontrol natin sa kanya para may ma-develop siyang bagong skill. Go! Paul.
Good try. Between cross. Nakakatuwa guys kasi nakokontrol na ni Kit yung pull-up niya. Usually kasi talaga, for how many years gusto ko tanggalin yung mga bali-bali niya so that less injury, most especially siya, di ba galing siya injury. So safety, so mas effective pa siya dahil hindi niya na kailangan, I mean, high, mas higher percentage yung mga tira niya. Pero syempre, i-workout pa natin. Early stages pa lang ito guys yun, sumasabi siya. At saka syempre yung pagod. Pero nakikita natin na kahit pwede niya na i-lay up, nakokontrol niya na, instead na lay up, napupull up niya na. So pagdating sa game, yun yung mga kind of skills na magdadagdag sa kanya. Kasi guys, madali yun. I mean, yung layup, especially one-on-one, pag naiwan mo na, yun na yung layup mo. So, sa mga susunod, gawin natin, puro pull-up lang talaga para mapunta sa sistema niya yung ganun. Tuhon naman tayo. Last 5 points. Pahinga muna. Pahinga. Okay, so purpose ng training natin ngayon. Una, mag-loosen up. So, syempre galing tayo sa kahit na February na, syempre iba pa rin yung naging epekto nung holidays. New Year, Pasko. Syempre pagbalik yan dito, hindi yan 100%, diba? So kahit February na, nandito pa rin kami sa stage na catching up. Dahil matagal yung panahon na syempre nag-overweight, daming kinain. Ngayon, ito yung purpose on one-on-one. Pero at the same time, katulad na kanina ka pa sinasabi, isa yun sa mga struggles ni Kit, yung perimeter shots niya. So sobrang shooter niya sa 3 points, kaya niya finish ng layup, kayang-kaya niya naman finish ng perimeter, pero wala yun sa sistema niya. Kumbaga kapag nakapasok siya sa painted area dito after ng 3 point, sa loob ng arc, wala na siyang option na pumull up. Kahit mas kung magkaroon siya nun, sobrang dali lang sana ang score. Kasi syempre, ang dali niya iiwanan yung nasa ibabaw. Pag nakadating siya dito, hindi niya na kailangan i-challenge yung malalaki sa mga layup na mahihirap. Kung dito siya pupull up, higher percentage yung shots niya kaysa dun sa layup siya. Tapos may sasabay ng mga 6-5, di ba? Pero syempre, kung kakayang i-layup, kumbaga open, hindi naman natin tatanggalin. Pero we'll just give this kind of option, itong perimeter shots, na mas madalas mapunta sa sistema niya. Na pagdating ng maybe few months, isa na to sa mga strength niya. Kasi pag ito naging strength niya, mas magiging unstoppable siya, mas mahihirapan siya mabantayan. Kasi yun, given na yun sa labas, pero pag nabantayan sa labas, siyempre layup. Pero ako as a big man, lagi ako red. So kahit na magaling siya finish, kung malaki-malaki naman yung sasabay sa kanya, yung percentage bumababa. Ito yung tinatrabaho natin yan. Pero next time, gagawin natin, puro dito lang, pull up lang tayo. Walang layup. Pwede ka nang pag nakita mo na iwan si Rene, pwede ka nang humingi. Okay, ang hindi mo lang gagawin is to double team ka papunta dun sa labas. Okay, kumbaga ang area mo is ito. Ito yung area mo. Okay, pag pumasok si... Hindi, area mo yung taas. Actually, lahat area mo kasi. Kasi kahit saan siya pumunta eh. Pero yung ito, ang area mo, coach, is parang itong painted area dito. Anywhere, pag pumasok na siya dun, or papasok na siya dun, pwede ka nang humingi. Good one.
Kit, ikaw naman, hindi mo kailangan pilitin na i-challenge si Coach Jake sa si Rene. Kung naiwan mo na si Rene dito pa-help si Coach Jake, pwede ka na pumulap, yun lang. Pahinga. Para mas quality. Pahinga, pahinga, pahinga. Para mas quality. Good job, kid. Pero ang pinaka-first time. Si Intim, si Coach G. 6'5 talaga yan. Yung position ng binilalaro ni Coach G ngayon. Pero siyempre sa training natin, maliit si Coach G. Kaya nalilihan. So, mangyayari. Tsaka siyempre medyo masigit. Pero big challenge siya yun. Pero nakita mo si Coach G kumihil. Tapos, si Rene, medyo naiwan mo na or may space ka na. Try to find a way kung paano ka na makakapull up. Kaya hanggang sa maging sistema mo na siya. Okay? Kasi dati, ang playing style mo, is pag naiwan mo to, tapos na i-hit, it's a challenge mo, di ba? Yun yung tatanggalin natin. Para mas mataas yung percentage na makashoot ka. Tsaka mas mataas yung percentage na hindi pahirapan yung score mo. Okay? So, Coach Jake, maliit yan sa train natin. Pero pagdating sa laro, parang yan sila Richard, sila Jan. Diba? Kaya before yan humil, dapat kalkulado mo na yung space. Kung alam mo, andyan si Rene, tapos pahit na, kalkulado mo na yung space. Kung enough na ba yun para pumulap ka. Okay? Guess mo? So yun yung kailangan mo i-develop, trabahuhin, isipin, para hindi ka lang basta napapagod, hindi ka lang basta nag-ensayo, hindi ka lang basta pumupulap. Nakakalculate mo kung ano talaga yung tamang posisyon, dapat ba ako mag-fatering. Guess mo? Kanyari, si Coach Jake nandito, may isang possession, hirap na hirap ka. Nakakasunod sa'yo si Rene. Diba, ganun. Pwede mo na yun eh. May space yung bigyan ng pull-up yung ganun. O, hindi naman kailangan iwan na iwan eh. About this one! Good, good din eh. Pwede mo. Baba kang dito. Baba kang dito. Bye.
Good job. Good D. Better offense. Last one. Nee, last one yan, eh. Coach Jake, last one yan. Paano nakalusot yun? Paano nakalusot yun, Coach? Para sa Hayabusa. Welcome to Mobile Legends! Kanokiru! Pero good D, Coach Day. Bigla na wala. Sinalo ko na. Tumatagos pa rin. Kalusot. Pero Kit, in-game, di ba nung ganto mo? Ito ko lang ha, para alam mo kaagad. Di ba nung yung Coach Day sa Senegro mo ka? In-game, ito na yun. Ha? Yun na yun. Basta nakakita ka na ng space na pwede na. Yun na yun. Kasi pag inatake mo ulit yun, katulad nun, 50-50, pwede mo ma-shoot, pwede ka rin sumablay, or baka more chances na sumablay ka. So sayang yung move na ginawa mo. Pag alam mo yun, nakakita ka na ng space, take advantage ka na nun. Diba? Ayan na, nakurus mo na. May maliit ka na ng space. Pull up ka na. Okay? Very good job. Galing. May actual tayo, may 2-on-1 tayo, may 1-on-3, may fast break tayo, may tayo skills training. Ha? Okay nga na. Good job. Ah! So, yun guys. Actually, first, try natin ng gano'n na actual movements. Marami pa tayong i-develop doon, marami pa tayong adjust. Ako kanina, ang gusto ko lang is mailabas na yung ma-loosen up, kumbaga. Yung matagtag, kagalaw ng explosive. So, dinagdagan natin ng konting mga corrections para at least kasi ang maganda sa ensayo, kapag nagkamali, kailangan makorek mo agad or may address mo ka agad. Kasi sometimes, pag na-shoot niya, ang mindset is, ay, okay yung ginawa ko. Pero as trainer, alam mo, na kahit na-shoot niya yun sa training, possible na yun yung mindset na, ay, okay pala na-shoot ko. Yung mindset na yun, yung pwede niya madala sa game, na since na-shoot na sa training, baka yun yung gawin sa game. So kahit na-shoot, kailangan niya have the ability to, kumbaga, correct. Kasi hindi naman yung shoot or sablay ang i-correct. Yung decision-making, Jante, which is decision-making niyang dapat ba niya nilayap, dapat ba niya pin-all up, alam mo yun. So, siyempre, ito, skills training to, this is about offense lang. So, iba yung depensa, iba yung passing skills, kasi ang dine-develop natin dito is yung, yun nga, yung nakita nyo naman. So, yung passing skills, iba yun. Understanding the game, iba yun. Kumbaga, itong ginawa namin yun is all about yung offense skills na yun. Like, gusto kong dagdagan ng, kumbaga, iba-ibang klaseng ways to score. So, meron siya. Layup, kung galing bumali, pero siyempre de-develop pa natin yung shooting sa labas. Shooter, pero gusto pa natin dagdagan. Pero ang pinaka gusto ko talaga madagdag sa yung perimeter shots. Yung tipong naiwan mo na sa ibabaw, mindset mo kasi pag naiwan mo sa ibabaw, yung iba gusto ng showtime eh. Pag na-shoot mo, sigawan talaga yung mga tao, di ba? Pero since challenge mo yung bigger, kumbaga yung big man ng kalaban, may chances lang sumablay ka. So pag sumablay ka, sayang ka lang. Pero if you have the ability to take advantage of the space na nagawa mo, that's it. Kumbaga, wala kang galaw na masasayang. As much as possible, lahat ng galaw niya is magiging on point. So, yung tinatrabaho natin. So, ano pa lang to? Haba pa yung gagawin natin. Pero, I'm excited na gawin natin itong training na to with the team also. Pag-ganda na, for example, si Richard na, si Carlo na, yung kaling talaga din depensa. And mas my size. So, gagawin natin yan. Pero for now, good job. Hit. Good job.